kawawa itong manok natin. Hello mga ka-farmers, ngayong umaga mayroon tayong bad news dahil yung isang manok natin ay medyo merong karamdaman o merong iniindang sakit. So ito yung manok natin nung nakarang video na nag-iire ng magpalabas ng itlog. So yung kanyang puwet ay nabutas. So malaki yung butas sa kanyang puwet. So hindi ito dahil tinutukan ng manok, kundi sa siguro sa nahihirapan siya paglabas ng mga itlog. Kaya yun yung nangyari. So ito ipapakita ko sa inyo. Alright? So yan yung isang manok natin mga ka-farmers. Yung nasa video nung isang araw. So yung kwit niya nagdudugo. So yan yung matagal nang nakaire. Yung more than 5 minutes na nakaire. So yan yung nangyari sa kanya ngayon, oh. Siguro mangingitlog na ulit ito. Pero yan yung kanyang puwet, dumudugo. So kawawa itong manok natin. So ito mga ka-farmers, kukunin natin ang mga itlog na nandito. Ito yung mga small na itlog ng ating white leghorn cross ng black australorp, at meron ding mga black australorp. So ito kukunin natin dahil merong bibili sa atin. So wala tayong available na mga malalaking itlog. At ang sabi ko, meron ako pero mga small sizes yung itlog na available. So ito yung mga small. So sa ganitong pamamaraan mga ka-farmers ay pwede na nating ibenta ito dahil sumang-ayo naman yung bibili sa atin ng mga small na itlog, small sizes na itlog. So yan. So walang sayang mga ka-farmers dahil kahit itong mga small ay pwede nating ibenta. So kapag aabot ito ng tray ay madami pa naman ito yan, oh. So ito yung kolekta natin for ngayon, pangatlong araw pa natin ito na kukuha ng mga itlog. So talagang fresh na fresh pa itong mga itlog na ito. So yan. Wala na. So ito ay dadagdagan pa natin ng konti. Meron tayong konti dito doon sa loob. At pwede na natin itong i-deliver mamaya dahil meron tayong isang suki na palaging bumibili sa atin. At ang sabi ko, small lang yung available. Kaya ito yung bibigay natin sa kanya. Alright? So ito mga ka-farmers, yung mga itlog na small sizes. Itlog ng mga crosses natin ng white leghorn at saka black australorp. At itong mga brown ay itlog ng black australorp. So ito, tinimbang na natin. Ito yung ating timbangan. So lahat ito, small sizes ito. Ito yung ibibenta natin. So ito, merong tatlo akong nakuha dito na piwi yung size. So ang piwi, yung pinaka small pa sa small. So ito yung pinaka mababang timbang. So ito ay pang-ulam natin, hindi na natin ito ibebenta. So ito, meron tayong 27 na small at hahaluan lang natin ito ng medium size ng ito. Medium sizes. So maglalagay tayo ng 7 medium sizes dito. So yan. So dito na dito. Dago na. So ito, kompleto na isang tray yung order. So ito yung ibibigay muna natin. So yung iba, merong mga malalaki dyan. So hindi kasi makukumpleto. So magkakaiba lagi yung sizes niyan. Kaya steady lang yan dahil meron din tayong nauna pang order nito. So kaya ito yung inuna natin dahil malapit lang naman ito sa medyo may kalayuan ito. So siguro mga sa susunod na araw kapag nakumpleto na yung mga malalaki. So small lang ang available natin. Kaya ito lang ibibenta natin sa ngayon. Alright, so itatali lang natin ito at i-deliver mamaya. Alright? So ito mga ka-farmers, nag-chat ako doon sa nag-order nito kung nandun lang ba siya sa kanilang bahay. So nandun lang, kaya i-deliver na natin agad ito. So ito, tatalian lang natin. So natapos ko na i-check ito, yung quality niya.
kailawan. So lalagyan lang natin ito ng cotton para hindi masira yung tray. Pero nasira na. Although sira ng tray pero magagamit pa naman. So ito na mga ka-farmers, oh. Good to go na ito. Alright. Ito mga ka-farmers, meron tayong papaya na overripe na at hindi na natin makakain. Kaya ibibigay natin dito sa mga manok natin dito sa free range. Alright. So yan o. Kumakain agad itong mga manok natin. So maganda yan sa kanila dahil organic yung kinakain nila. So mabilis lang yan maubos. Yan. Hindi yan magtatagal.